naghahanap ka ba ng mga captured card para sa iyong live streaming? Pero tight ang budget, hindi kayang bumili ng mga top of the line like the Elgato or the Avermedia. And lagi ka nalang naglalag sa mga mirroring app na ginagamit mo at gusto mong mag-step up sa captured card. And alam naman natin sobrang dami ng captured card sa market at hindi natin sigurado kung quality nga ba ito. Merong mura, merong sakto lang, merong mahal. So syempre mapate, dun sa mahal, sure na tayong maganda yung quality nun. Pero yun na nga, kulang ang budget. So for today video, nandito ang Acasis HDMI Captured Card USB 3.0. Pero syempre mapate, bago natin umpisan ng lahat ng yan, ay kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto pa makakita ng mga more unboxing and gusto pang lumawak ang iyong kaalaman, kapatid, streaming and technology and nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to like, share, and comment and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So pasukan mo muna, intro! Perfect. Kapatid, bago tayo pumunta sa ating topic, naghahanap ka ba ng mga stream graphics or pampaganda ng yung live streaming like the webcam overlay, stream overlay? So this video is sponsored by Own.TV. Own.TV, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. So sa Own.TV, nandito na po lahat. So simple lang mga kapatid natin, type nyo lang po sa search box ang overlay and then type enter. And then mapupunta po kayo sa window na to. Sobrang daming overlay na pwede mong pagpilian dito na babagay para sa yung team ng yung streaming. At ang lahat ng yan, it's high quality and copyright free. So once na bumili ka dito sa Own.TV, may option ka na single pack or a package. Ay mas recommended na package para kasama na po ang animated webcam overlay. So apat na po ito, pwede pong naka green screen and pwedeng hindi. And meron ka na ring animated post banner, starting banner, animated ending banner, and marami pa. And syempre mga patid, nandito rin yung ating scene transition na stinger. And also, Own.TV provides yung high quality alerts and high quality alert sound, kagaya nito. Ang ganda, di ba mga patid? So simple lang yan guys, makikita nyo po yung link dyan sa screen or nasa description box. Punta lang ngayon sa www.own.gg/boss_lucio. And syempre mga patid, meron tayong 50% off dyan mga patid. So huwag nyo pong kalimutan ilagay ang ating code na Lucio para ma-less po ng 50% ang lahat ng mapipili ninyo. So anong panginantay mo? Own.TV na! So ang topic natin ngayon, it's affordable captured card na may low latency delay and sobrang linaw ng detail. So nandito nga ang Acasis HDMI Captured Card USB 3.0. So tara! So this is the Acasis HDMI Captured Card USB 3.0. Yan. So ito yung kanyang brand, Acasis. At yung model, it's AC2HDCP. Or parang hindi na mahirapan, a captured card, di ba? HDMI captured card. So sa likod, nandito syempre guys, yung features and package content. And may picture din dito mga patid, kung ano mga device po pwede siya. Okay, tara, buksan na natin. So simple lang. Slide lang natin, ganun lang kasimple. And then, maliit na box, and then open. Once you open, nandito na kagad yung ating captured card. So, tabi lang muna natin. Wow, parang ang bigat, ang ganda ng quality. Woy, meron na siyang HDMI na libre. Good, Acasis, dahil mahal din to, nasa 300 pesos din to. And syempre mga patid, the USB Type-C connector. Sticker from Acasis, and syempre manuals, Chinese yan and English version. So syempre hindi tayo nagmamanual, tabi na natin yan, tabi na natin yan, tabi na natin to. So ito yung ating captured card. Wow, ganda niya. Medyo sosyalin, hindi siya basta-basta. So yan lang yung laman ng isang box pag bumili kayo ng captured card from Acasis. So punta naman tayo sa product detail niya at iba niyang mga features. So this captured card ay meron siyang kabigatan kumpara sa mga ibang captured card na nahawakan ko. Meron siyang size na 71mm dimension at meron siyang 71mm width at meron pong 21mm height. And para naman sa kanyang back view, meron siyang
dapat na rubber feet dito or a non-slip mat, which is good para in place siya kung saan natin siya ilagay. Hindi siya basta-basta magagalaw or matutulak man. And also, this captured card is kayang mag-captured ng 1080p resolution na may 60 frame rate na good for quality ng streaming and recording your console gameplay. At ang higit pa doon, low latency ito at no stuttering. Na minsan mga patid, nakukuha lang natin yung mga ganong features sa mga high-end na captured card. So good job Akasis, dahil sa budget niya, nakuha niya yung low latency at yung no stuttering. So mamaya ipapakita ko sa inyo lahat yan, at mamaya ipapakita ko sa inyo yung price. Magugulat kayo sa presyo nitong Akasis captured card na to. And also this captured card meron siyang complete output of the original color picture, and syempre it's a simple plug and play sa ating mga PC. And also this captured card meron siyang latest USB 3.0 Type-C connection for high speed operation. And syempre mga patid, build din po ito sa ating mga streaming software na ginagamit. Kung gumagamit ka ng OBS Studio, Streamlabs OBS, FreeSim Live Studio, or any streaming software na meron ngayon 2021. Built in ang Akasis HDMI captured card dyan, so hindi tayo mabroblema kung gusto nating bumili nito. And like what I said kanina, meron tong low latency and no stuttering, and napakasimple lang niyang gamitin. So kung ikaw ay gumagamit ng mobile, tablet, camera, or any console like PS4 or Xbox, working good itong Akasis HDMI captured card. And meron din siyang 3.5mm audio interface para sa ating mga audio. And syempre mga patid, meron siya ditong dalawang HDMI interface para naman sa kanyang input, kaya po nito ang HDMI 1.4, and also sa kanyang output, kaya rin ang 1.4 na HDMI. So once na okay ng lahat, na setup na natin, na nakabit na natin siya sa ating PC, automatic na po itong mababasa ng ating mga PC, and then automatic na po magda-download yung kanyang driver. Again mga patid, like what I said kanina, it's automatic detected na ng mga streaming software, OBS, Streamlabs OBS, FreeSim Live Studio, XSplit, or any streaming software mga patid natin. So ako mga patid, ang gagamitin ko is yung aking iPad, at syempre mga patid, itong connector natin ng HDMI papunta dito sa ating mga iOS device. Again mga patid, tips lang po ha, pag bibili kayo ng ganito, huwag pong peke. Make sure na sa Apple Store lang, dahil masasayang lang ang pera ninyo, hindi po gagana fake na mga HDMI adapter sa mga captured card. So tara mga patid, punta na tayo sa ating OBS. So simple lang mga patid, syempre dito sa ating OBS, right click mo lang dito, add po tayo dito ng video capture device, and then lagay natin Akasis, and then enter. And sinabi ko rin kanina, it's a simple plug and play lang, so auto detected na siya ng OBS. And then that's it mga patid. So lumabas na po yung display natin dyan, pero mga patid, bigyan ko lang kayo ng tips. Punta lang kayo dito sa resolution, piliin nyo po yung custom, and pimili po kayo ng gusto ninyong resolution dito. And para naman sa FPS, piliin natin yung highest na meron para mas ma-maximize natin yung mga captured card na meron tayo. And ibaba nga natin ng onte, makikita natin tong audio output mode. And ibaba nga natin dito ng onte, makikita natin dito sa audio output mode, meron kayong iche-check na box, use custom audio device. And then makikita nyo po dito sa audio device na detected po yung Akasis. Kung hindi man mga patid natin, make sure na Akasis po yung nakalagay dyan, hindi po ibang device, dahil wala pong audio na makakaptured sa inyong mga nilalaro. So kung mapapansin nyo sa ating audio mixer mga patid, yung ating Akasis na captured card ay meron nang sound, pero normally mga patid, hindi nyo pa yan maririnig sa inyong mga speaker or sa inyong mga headset. So simple lang yan mga patid natin, from the toggle gear, i-click lang po natin na itong audio advanced properties, and hanapin natin si Akasis, on lang natin yung monitor and output. So that's it mga patid, naririnig ko na siya sa aking speaker or sa aking headset. So i-crop lang natin yung ating iPad para mag-fit siya sa ating OBS. So ngayon mga patid, magbibigay ulit ako ng tips sa inyo. Normally ginagawa ko sa lahat ng captured card ko to, and para mas lalo siya magmukhang HD, kung bakit napapansin ng iba na sobrang iba yung aking quality sa aking streaming. So from the Akasis again, from the sources, right click, add po tayo ng filters, and then add po tayo dito ng sharpen. So mga patid, click OK, and then makita nyo plus 8 yan. Normally mga patid, 8 is okay, pero kung nabibitin kayo guys, 9 or 10, wag pong sosobra guys dahil mapapangit. Okay, ako 8 lang, and then add po tayo ng color correction. So ngayon mga patid, dito pwede natin baguhin yung kulay para mas lalo natin ma-enhance. So sa gamma, babawasan ko ng onti, babawasan ko ng onti sa brightness, tataasan ko po yung contrast, at magdadagdag ako ng saturation. So ngayon mga patid, medyo mas detailed na yung ating character dito. So sa graphics na gamit ko guys, sa iPad 7 ko, it's low graphics lang, pero guys, sobrang detailed pa rin ang capturing dito ng
ng Acasis HDMI captured card. So far mga patid natin, sobrang smooth ng experience ko, walang stutter, walang delay. Sobrang liit po talaga ng low latency delay netong Acasis HDMI captured card. So which is good mga patid natin dahil napaka-importante niya, ng pangit naman kung tayo nagla-livestream, delay yung capturing ng ating nilalaro, di ba? So ngayon mga patid, try naman natin sa Mobile Legends. So mga patid, ito yung ating settings ng ating Mobile Legends. Ayan, naka-high po lahat at naka-on. Guys, natuwa ako guys. Ang dami ko nang nasubukan na captured card na budget. Mga patid, sobrang detailed ni Gusion dito. Kaya ko siyang ikumpara sa aking Elgato. Guys, sobrang detailed po ni Gusion. Even the shadow, tignan nyo pong mabuti mga patid. Sobrang linis po. So tignan natin mga patid kung makaka-experience tayo ng drop dito guys. So far mga patid, kita nyo naman even the graphics, even the effects mga patid, ang ganda. So guys, wala na akong masabi. Sobrang satisfied na ako dito sa Acasis HDMI captured card. Patid, may papakita ko sa inyong clip dito at talagang ito ang magpapatunay na legit na low latency delay itong Acasis HDMI captured card. Makikita nyo dyan guys na sobrang sumasabay yung ating clock doon sa original device papunta doon sa capturing. Good job dito Acasis dahil normally na-achieve lang natin yung ganyan talaga sa mga high-end captured card. So yun mga patid, punta na nga tayo kung marerecommend ko ba ito para sa inyo na mga kapwa ko streamer. Ang sagot ni Boss Lucio, it's definitely yes. By the way mga patid, gusto ko lang po muna mag-thank you sa Acasis sa pag-sponsor netong captured card na to at ma-experience ito. At mga patid, syempre sa pagpili ninyo kay Boss Lucio para ma-review natin ito at mapakita sa aking mga subscriber. Again mga patid, kilala nyo naman si Boss Lucio, hindi naman porket sponsor to eh lagi kong irerecommend sa inyo. Pero mga patid, ako na po yung nagsasabi, recommended ko po ito 100% this Acasis HDMI captured card for all streamer na tight yung budget na hindi kayang bumili ng Elgato pero kayang maka-achieve ng ganong experience. So mga patid, nabili ko po ito sa Lazada. Ilalagay ko po sa description box yung price. So ang presyo nito, it's 2,060 pesos lang. Murang-mura mga patid natin. So mga patid, pwede pang bumaba ang presyo niyan. Abangan ninyo yung mga flash sales ng Lazada, pwedeng ang 55, 66, 77 or yung mga payday sale or any sale ng Lazada. And mga patid natin, po pwede rin po siyang gamitin sa ibang device. Wala lang po akong device ngayon dito. Yung PS4 po ng kapatid ko, dala niya po dun sa kanilang condo. At mga patid natin, itong camera guys, gusto ko rin sanang subukan pero kasi wala akong extra camera para mga patid natin magamit yung captured card. Kung gusto ninyong gumamit ng mga professional camera kagaya ko po mga patid, na itong kamerang to, yan ang ginagamit ko for my live streaming, kailangan nyo po ng captured card dyan. Kung meron kang high-end camera pero super budget meal lang iyong captured card, super budget quality lang din ang lalabas sa iyong live streaming. Kahit pa high-end or high-end ang iyong lens. Pero but this Acasis mga patid, guys, nasubukan ko na po. Sobrang linaw po ng ating detailed sa ating camera na yan. So yun mga patid, I hope nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng captured card. Guys, again, bilhin nyo na to. Worth it, sulit ang pera mo dito. So kung gusto nyo pang makakita ng more unboxing and gusto mo pang lumawak ng yung kaalaman about streaming and technology ay nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to like, share, and comment and subscribe at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. And syempre mga patid, lagi ako nakalive sa ating Facebook page, Boss Lucio. Again mga patid, I'm Luis De Ortevez aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!